Another struggle sa pagbo-vlog is kung paano mo i-deliver yung vlogs mo. Kung paano mo i-deliver yung gusto mong sabihin sa harap ng camera. Especially na pag, yun, nag-uumpisa ka pa lang and naalala ka kung maganda ba yung sasabihin mo, anong kaya sasabihin ng tao pag sinabi mo yan. Yun yung pinaka, isa din sa mga pinakamahirap na gawin pag nag-uumpisa ka na mag-vlog. At pag tumatagal ka na sa vlog, kasi nagiging aware ka na sa mga ginagawa mo eh. Yun yung isa din sa mga lagi kong iniisip. Alam mo, nahihirapan ako, especially pag nagsasalita ako. Meron kasing mga times na pilipit talaga yung dila ko. Yung alam mo yun, yung meron pa siyang bisaya na, alam mo yun, pag nag-i-English, hindi diretso, pag nag-i-English, hindi maganda. Alam mo ba yun? Yun na yun. Kung ikaw, nag-uumpisa ka, nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko, okay lang yan. Lahat naman yan pinagdadaanan. Kaya tama yan na daanan mo lang siya. Daanan mo lang, namnamin mo, pero kunin mo yung lesson na pwede mong makuha dun. Kasi nga sabi ko lagi, di ba, yung pagbablog is hindi lang ito iniisip mo na sisikat ka na, kikita ka na. Hindi, kasi marami ka pa dyang dadaanan sa journey mo bago mo ma-reach yung pinakamasasabi mong successful ka na sa pagbablog. Even though ako hanggang ngayon ha, may mga struggles pa rin ako sa pagsasalita, kung paano ko i-deliver ng maayos itong vlog na to, pero kahit pa paano, na-overcome ko siya. Bakit? Kasi consistent pa rin akong nagbablog. Even though hindi pa ako successful sa pagbablog, pero masasabi ko naman na nag-improve na ako kahit pa paano. Kaya kung ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, ituloy mo yan. Hanapin mo kung saan ka magiging masaya, kung saan mo passion na gawin yung pagbablog mo. Kasi sabi nga, habang ginagawa mo siya, paunti-unti, marirealize mo kung saan ka nga ba talaga.